Mga gusali na malapit sa airport at municipal building sa Lebanon, binomba ng Israel? Ano ang magiging reaksyon mo kung makikita mo ang mga pagsabog sa paligid habang papunta ka sa paliparan upang lumikas mula sa isang bansa na nasa gitna ng digmaan? Ganito ang sitwasyon na nararanasan ng libo-libong civilian sa Lebanon, kabilang na ang mga Overseas Filipino Workers, OFW. Sa gitna ng patuloy na labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah, muling bumulaga ang mga karahasan sa mga sibilyang lugar tulad ng naganap na sunod-sunod na pagsabog malapit sa Beirut International Airport. Ang mga pagsabog ay dulot ng airstrike ng Israel na nakatuon sa militanteng grupong Hezbollah na matagal ng kalaban ng Estado ng Israel. Bakit nga ba tinarget ng Israel ang isang municipal building? At ano na ang kalagayan ng mga kababayan nating OFW sa Lebanon ngayon? Yan ang ating aalamin. Kalagayan sa Lebanon, ang patuloy na digmaan. Ang sigalot sa pagitan ng Israel at Hezbollah ay bahagi ng mas malawak na tensyon sa rehiyon ng gitnang silangan, partikular na sa pagitan ng mga bansang may kaugnayan sa Iran at mga kaalyado ng Israel. Simula noong nakaraang taon, lumala ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang grupo. Marami na ang nasawi sa magkabilang panig. Ayon sa huling ulat, mahigit 2,000 ang bilang ng mga namatay mula nang sumiklab ang digmaan noong taong 2023. Habang libo-libong tao ang sugatan, isa sa pinakabagong tala ng mga nasawi ay isang mayor at 16 na sibilyan na nasawi sa isang pambobomba malapit sa kanilang tahanan, na nagbibigay ng mas matinding pangamba sa mga lokal na residente. Binomba ng Israel ang isang municipal building sa Nabatieh, Southern Lebanon, noong Oktubre 16, 2024. Ang gusaling ito ay target dahil sa ongoing conflict sa pagitan ng Israel at Hezbollah, isang militanteng grupo na may presensya sa lugar. Ayon sa mga ulat, ang airstrike ay naganap habang nasa loob ng gusali ang mayor at iba pang lokal na opisyal na nagsasagawa ng relief meeting para magplano ng aid distribution sa mga sibilyang apektado ng labanan. Ayon sa Israel, ang pag-atake ay bahagi ng kanilang kampanya laban sa mga target na konektado sa Hezbollah. Pagsabog malapit sa Beirut International Airport. Kamakailan lamang, isang pagsabog ang naganap malapit sa Beirut International Airport na ikinagulat ng mga tao sa paligid, lalo na ng mga pasaherong papunta at palabas ng paliparan. Ang pagsabog ay dulot ng sunod-sunod na airstrike ng Israel sa mga estratehikong lugar na hawak ng Hezbollah. Ang insidente ay nagpakita ng tindi ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan para sa mga tao sa Lebanon. Sa kabila ng patuloy na pag-atake, ang mga eroplano ay patuloy na lumilipad patungong paliparan, dala ang mga OFW na lumikas mula sa bansang ito. Si Soriana, isang OFW na umuwi mula sa Lebanon, ay nagkwento tungkol sa kanilang karanasan. Lagi kang nayayanig po, kaya wala kaming tamang tulog. Ang iba ay hindi sila makapagtrabaho dahil po kailangan po nilang mag-safety. Ang karanasang ito ay nagsasalamin ng kalagayan ng maraming mga OFW na nasa Lebanon at nahaharap sa panganib ng digmaan. Dagdag pa rito, isa pang OFW na si Avelyn ay emotional na nagbahagi ng kanilang naramdaman habang nasa airport sa gitna ng sunod-sunod na pagsabog. Sa airport na po kami ay tuloy-tuloy pa rin po yung pagsabog doon. Hindi po namin masasabi kung hanggang kailan po kami magiging safe doon. Ang kalagayan ng mga OFW sa Lebanon ay nagpapakita ng kalagayan ng mga Pilipino na naghahanap ng trabaho sa ibang bansa, ngunit nasasadlak sa pilig dulot ng mga digmaan at kaguluhan. Ayon sa Department of Migrant Workers, DMW, higit sa 600 na overseas Filipino workers na ang nakabalik sa Pilipinas mula nang lumala ang kaguluhan sa Lebanon. May mga 400 na OFW pa ang naiwan sa bansa at inaayos pa ang kanilang mga papeles para makauwi. Sa kabila ng pagsisikap ng gobyerno ng Pilipinas na magbigay ng tulong, marami pa rin ang nananatiling nasa gitna ng sigalot. Ang ilan sa mga OFW ay nagtatrabaho bilang mga domestic workers, construction workers, at sa mga sektor na mababa ang pasahod. Ang kanilang kalagayan ay lalong nagiging mahirap sa tuwing tumitindi ang kaguluhan. Karamihan sa kanila ay umaasa lamang sa suporta ng mga lokal na komunidad o sa mga samahang Pilipino sa Lebanon para makaligtas sa araw-araw. Ngunit ang patuloy na tensyon at mga atake ay nagpapahirap sa kanila na magtrabaho at makahanap ng seguridad. Pagsusuri ng patuloy na alitan, ang Hezbollah ay matagal nang kilala bilang isang makapangyarihang militanteng grupo
na may layunin na palayasin ang Israel mula sa Lebanon. Ang kanilang koneksyon sa Iran at suporta mula dito ay nagpapalakas sa kanilang mga operasyon at tinutulungan silang magpatuloy sa kabila ng mga pagsalakay ng Israel. Sa kabilang banda, ang Israel ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang upang pigilan ang Hezbollah sa pagpapalawak ng kanilang impluensya sa rehiyon. Ang kanilang mga airstrike ay partikular na nakatuon sa mga financial institutions na hawak ng Hezbollah upang pahinain ang kanilang kakayahan sa pagpopondo ng mga operasyon. Ayon sa mga eksperto, ang patuloy na digmaan sa pagitan ng dalawang panig ay may malalim na ugat na hindi basta-basta mareresolba sa pamamagitan ng lakas militar. Ang Hezbollah bilang isang grupo na tumatanggap ng suporta mula sa Iran ay hindi madaling susuko, habang ang Israel ay patuloy na gumagawa ng hakbang upang tiyakin ang kanilang seguridad. Habang nagpapatuloy ang digmaan, ang mga sibilyan ang nagiging pangunahing biktima, hindi lamang sa Lebanon, kundi pati na rin sa mga lugar na malapit sa hangganan ng Israel. International na tugon at diplomasya. Sa gitna ng tumitinding tensyon, patuloy ang panawagan ng iba't ibang bansa at organisasyon na magkaroon ng diplomatikong solusyon. Ang United Nations, UN, ay paulit-ulit na nananawagan ng tigil putukan sa pagitan ng Hezbollah at Israel, subalit tila hindi ito nagiging epektibo sa harap ng malalim na galit at alitan ng dalawang panig. Maraming bansa sa rehiyon ng gitnang silangan, tulad ng Saudi Arabia at Egypt, ay nagpahayag ng pagkabahala sa sitwasyon dahil alam nilang maaaring lumaki ang sakop ng digmaan at magkaroon ng mas malawakang kaguluhan sa rehiyon. Ang patuloy na pakikialam ng mga malalaking bansa tulad ng Iran at Estados Unidos ay lalo pang nagpapainit sa sitwasyon. Ang Iran, na pangunahing sumusuporta sa Hezbollah, ay patuloy na nagbibigay ng tulong militar at pinansyal sa grupo, habang ang Estados Unidos naman ay patuloy na sinusuportahan ng Israel, na nagiging sanhi ng lalong paglala ng sitwasyon. Bagamat tila mahirap isipin ang pagtatapos ng sigalot na ito, may mga hakbang na maaaring gawin upang makamit ang kapayapaan. Ang patuloy na panawagan ng United Nations para sa isang mapayapang pagresolba sa alitan ay dapat bigyang pansin. Dapat ding magpatuloy ang mga negosasyon sa pagitan ng mga leader ng Lebanon, Israel at Hezbollah upang mapag-usapan ang posibleng tigil putukan. Mahalaga rin ang papel ng mga bansang may malalim na ugnayan sa mga partidong sangkot tulad ng Iran at Estados Unidos upang magtaguyod ng diplomasya sa halip na karahasan. Ang pagtatapos ng digmaan ay mangangailangan ng hindi lamang ng lakas militar kundi ng diplomasya at pagkakaroon ng isang long-term na solusyon para sa kapayapaan sa rehiyon. Ang patuloy na kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hezbollah ay nagdudulot ng malubhang epekto hindi lamang sa Lebanon kundi pati na rin sa mga bansa sa paligid nito. Ang sitwasyon ng mga sibilyan tulad ng mga OFW na naiipit sa gitna ng digmaan ay isang malinaw na halimbawa ng mga biktima ng patuloy na karahasan. Habang nagiging mas malala ang digmaan, ang pangangailangan para sa diplomasya at kapayapaan ay lalong nagiging mahalaga. Ang patuloy na pagsisikap ng internasyonal na komunidad upang may isulong ang isang mapayapang solusyon ay nagbibigay ng kaunting pag-asa na balang araw, ang gitnang silangan ay muling magkakaroon ng kapayapaan. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ngayon ng isang OFW sa Lebanon, uuwi ka ba sa Pilipinas o magpapatuloy ka pa din sa iyong trabaho at magtitiis na lang? Ikomento mo ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless.